Ang gagawin natin ngayon ay isang leaf printing. Ayan. Siyempre, ano bang mga kailangan natin ngayon? Dahon. Iba't ibang uri ng dahon. Meron ako ditong dahon ng damo. Dahon ng halaman. Ayan, yan lang kasi ang nakita ko sa bakuran, sa aming bakuran. At syempre, kailangan natin ng pangkulay. Ayan. Mga pangkulay. Okay. Poster paint at acrylic paint ang gamit ko. Syempre, kailangan natin ng brush. Kailangan din natin ng maliit na foam. Ayan. So, ang una natin gagawin, at syempre pala, bago ko makalimutan, ang bond paper o kaya Oslo paper. Pwede rin kayong gumamit ng illustration board, yung white part ng illustration board. O kaya cardboard. Ayan. So, okay na? Ang una nating gagawin, etong nakuha kong damo. Ayan, di ko alam kung anong damo to. Di ba kahit damo may mga pangalan? Okay. So, ito yung gagawin kong stem o kaya tangkay ng bulaklak. Dahil bulaklak ang design yung gagawin ko. Okay, syempre, pagka tangkay, kulay green. So, kulay green ngayon ang ikukulay natin sa damo. Ayan. So, ayan na. Pagka nakulayan na, kung alin yung nakulayan, yun ngayon ang itataob doon sa bond paper nyo. Okay, sa bond paper nyo. Ayan. Ididin lang ng konti. Dahan-dahan. Para hindi mag-clot o hindi sumabog yung kulay. Ayan. Tingnan natin. Kung hugis tangkay na nga ba. Okay. Ayan. Medyo nag-clot yung ano. Pero okay lang. Matutuyo rin yan. Okay. So, next. Yung dahon naman na gagawin nating pinaka-petals ng bulaklak. So, kung mapapansin nyo guys, medyo malapit ng matuyo ang mga kinuha ko. Para hindi naman nakakapanghinayang. At siguro nga eh, di ba ang halaman medyo nasasaktan din yan. Di ba? Kapag tinatanggalan natin ng mga dahon nila. So, ang gagawin natin, ibang kulay naman. Okay, violet ang napili ko. Ayan. Ang daming aso. Ayan. Nagsasaya ang mga aso. Ayan. Sa likod ng dahon, ang lalagyan natin ng kulay kasi yun yung may disenyo na malilipat sa bond paper. Ayan. May mga naka-imboss kasi sa likod. Kung mapapansin niyo, yung pinakalikod ng dahon, yun yung may naka-imboss na pinaka-disenyo ng dahon. Ayan. Kung mapapansin niyo guys, nakakalat yan sa may dahon. Para medyo makuha natin yung naka-imboss na design, tatanggalan natin ng ng nakasabog na kulay. Para hindi malipat sa bond paper. Ayan, para hindi sumabog ang kulay. Tingnan natin kung maganda nga ang kalalabasan.
Ayan. Diinan nyo lang yung buong dahon. Sa gilid, sa gitna. Ayan. Para malipat yung kulay sa sandpaper nyo. Ayan. So, next. Ganun din pa rin. Ganun pa rin. Ganun pa rin ang proseso. Kukulayan yung likod ng dahon. Ayan. At tidiinan natin ng konti. Para mabawas-bawasan yung kulay. Then, itataob na natin uli sa sandpaper. Diin-diin lang. Para malipat sa sandpaper. Ayan, tingnan natin. Ayan. Okay, gumamit ako ng iba't ibang dahon pero same na halaman, iba-iba lang yung laki. Kasi usually naman ang bulaklak, 'di ba, hindi naman pare-parehas ang laki ng petals. Para mas maganda. May maliit, may malaki. Ayan. Okay, ganun pa rin. Okay, yan. Okay. Bilisan na natin. Ganun pa rin ang proseso para makumpleto yung petals. Nasa inyo kung ilang petals ang gusto nyo sa disenyo yung bulaklak. Kung bulaklak ang inyong gagawin. So, same procedure. Bawasan natin ng kulay. Okay. Diin-diin lang. Ayan. Isa pa. Last. Ayan. Bagay natin ng tubig. Diba? Nabubuo na. Nakikita na ang ganda ng bulaklak. Ganun pa rin. Bawasan natin ng kulay at idinikit. Yan. Yun. Ayan. Para makumpletong bulaklak, lalagyan natin ng kulay dilaw na disenyo sa gitna. Ayan. Itong ano ko, kinuha ko naman yung tuyo ng dahon ng halaman. Ayan. Diba kasi ang kadalasan sa bulaklak mayroong disenyo rin sa gitna. Ayan. Ididiin-diin lang natin yan. Para magmukha talaga siyang bulaklak. So, ayan na guys, ang finished product, leaf printing. Ayan. So, ingat lang kasi syempre hindi maiwasan na may madikit sa kamay niyong pintura o color. So, madudumihan ang inyong gawa. Ayan. Thank you for watching. Ayan. So, may ipapakita din akong iba't ibang
disenyo ng leaf printing. Okay.